Naon. Magandang araw po mga tito tita. For today's video, punta ko dito sa likod sa bahay ng kapatid ko. Punta ko dito sa likod sa bahay ng kapatid ko para tingnan kung anong pinagagawa nila. Same as usual pa rin, gumagawa sila ng kakanin. So for today's video, yung gagawin nila is moron, suman, suman na may bukayo on top, at saka yung suman na kamuting kahoy na may palaman, ang tawag doon sa amin is iraid. Nakita ko dito yung mga pamangkin ko, busy sila. Alam nyo guys, pag pumupunta ko dito sa likod, talaga palagi ko silang pinapaalalahanan na dapat yung paggawa ng mga kakanin, kasi binebenta yan, dapat malinis. So ayan, tapos na dito yung ano, yung paggawa nila ng or pagbalot nila ng moron. Kumakain muna sila ng kanilang hapunan, tama ba, or tanghalian. Tanghalian muna yung mga manggagawa dito sa kapatid ko. So ayan guys, yung mga gumagawa dito, yung mga tumutulong dito sa kapatid ko sa paggawa ng mga kakanin, pagbalot, pag ukay-ukay, pagluto, yan mga kapatid, mga pamangkin ko yan sila. Magkakapatid lang yan sila. So dito na sila kumakain ng tanghalian nila, kasi sa kanila hindi na sila kumakain. Wala naman ata pagkain sa kanila. Pagkatapos, yaman lang din na wala ngayong pasok, dito sila. Kaya guys, sa mga nakakapanood ng video kong ito, sa mga bibili ng mga kakanin ng na ibinebenta ng kapatid ko, wag na kayong tumawad guys, kasi marami siyang sinisilduhan. Akala nyo hindi to sila sinisilduhan, sinisilduhan yan sila. Palagi yan sila meron honorarium, kumbaga sa barangay yan. Ito, nakikita nyo, bukayo yung tawag dyan, ilalagay yan sa suman malagkit, yun yung sinatawag na sumang bukayo. So kaya tinawag siyang sumang bukayo, kasi ilalagay siya sa top ng suman, tapos kukunin yung dahon sa ibabaw ng suman. So go back sa mga bibili, maraming sinisulduhan yung kapatid ko. Kaya wag na kayong tawad ng tawad, wag na kayong hingi ng pasobra. Kaya tingnan nyo ilan yung sinisulduhan niya. Ito yung tinatawag na sumambukayo. Yan, sample, kinakain yan ni Miko. Sila yung nagluluto, sila yung nagbabalot. Yung kapatid ko nakaalalay lang sa kanila. Magpupunta ko dito sa likod, sinasabihan ko, palagi ko yan sila pinapaalalahanan na dapat yung paggawa ng kakanin, pagbalot, ay malinis, kasi binebenta yan. Yan, kain lang muna, tapos umulan yan. Pag umulan dito guys, alam nyo, bumaba agad dito. Tingnan nyo naman yung sitwasyon nila dito sa pagluluto. Umulan at umaraw, tuloy pa rin ang kanilang pagluluto. Ayan, pag mainit yung panahon, bilad yan sila sa araw, at saka ano yan sila, darang yan sila sa apoy. Ayan, tapos yan yung lutuan nila, walang bubong. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Nilalagyan lang nila ng isang yero sa tuwing umuulan, kahit gaano kalakas yung ulan, ginaganyan lang nila ng kapatid ko, nilalagyan lang ng yero. Hindi basta-basta yung paggawa ng kakanin guys, bukod sa magastos yung mga ingredients, pahirapan talaga yung pagluto. Buti na lang yung kapatid ko, marami kaming ano, yung mga pamangking ko nandito, mga bakante pa sila ngayon dahil bakasyon. Yan, balik tayo dito sa niluluto na ano, na bukayo. Ito yung bukayo is galing yan or made from coconut. Nilalagyan yan ng ano, ng panutsa, tapos at saka brown sugar. Pagkatapos yung gata, para tapos inahalo-halo lang yan siya hangga't sa lumapot, hangga't sa maging ano ya, sticky, maging matigas. Tapos pag inaano na yan, minomold na siya, medyo matigas na siya, at saka malagkit na siya. Tingnan nyo naman, oh, pagluluto dyan, umuusok lang yung mata mo dyan, kastigado yung mata mo dyan. Tapos umuulan pa. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung isang puno ng papaya, maraming bunga. Marami yan dito yan. Marami yan dito yan. Maraming papaya yan dito. Pasensya na kayo sa Tagalog ko, kasi waray-waray tayo, hindi tayo sanay magsalita ng Tagalog. Kahit gaano pa tayo kamagaling, pag hindi natin lingwahe, hindi tayo yan, mag-stammering talaga tayo, mag-stammer. Ayan, si Rex kakain siya, yung ulam daw niya is toyo, kasi naubusan siya ng ulam.
Si Rex, nabusan ng isdang paksiyo. Kaya yung inulam na lang niya is toyo. Araw-araw yan sa ginawa ng Diyos, palagi silang gumagawa ng kakanin dito. Dalawa sila. Yung auntie ko, nandun sa likod, gumagawa din ng mga ganyan. Pero magkaiba sila ng lugar na kanilang pinagbebentahan. Tapos magkaiba din sila ng mga customer, magkaiba din sila ng mga suki. Kasi yung mga suki, babalik at babalik din sa kanila yan. Yan, pinapakita ko sa inyo yung kinayod na kamuting kahoy. Itong kamuting kahoy naman is gagawin yan ng napambalot. Balot doon sa palaman na kung saan timplado na siya, nilagyan na siya ng margarine, nilagyan niya ng sugar, tsaka butter, yung palaman, yung ipapalaman dito. Tapos vanilla para mabango, tapos mani. Then ito, lalagyan muna yan ng ano, ng purong gata or kakang gata. Yung gata nga pala dito, guys, ibinibili na yan ng kapatid ko sa merkado. Ready to ano na yan, ready to use na yan. Kasi ano na yan, nakapiga na ba, ginamitan na ng makina. Tapos itong ano, yung kamuting kahoy na bagong kayod pa lang, yan yung gagawin na, ayan, kikita nyo, gagawin yan na ano, na pangbalot sa ano, palaman. Nilalagyan ng ano, ng gata. Kaya nakabalot yan sa cellophane kasi galing yan sa merkado, binili ng kapatid ko. Sabi niya marami siyang biniling ano, marami siyang biniling gata kasi akala niya makakapaggulay siya ngayon ng ano, ng gabi. Tinatamad daw siya kasi ulan ng ulan, hindi na siya makakapaggulay ng gabi niyan. Tapos medyo maano alang ato. Sagabal yung paggawa ng ano, ng kakanin pag tuwing umuulan kasi hindi sila makapagluto agad sa labas. Alam niyo naman, usok lang ng usok yung mga panggatong. Yan, ito, papakita ko sa inyo yung paggawa ng suman eraid, yung kung tawagin sa amin. Mga pamangkin ko, mga expert dyan. Tingnan nyo yan. Gaganyanin lang muna. Tapos, itong palaman nilalagay dyan sa gitna. Tapos, babalutin na siya. Lahat ng mga ginagawa nila, guys, is 10 peso bawat isa. Moron, eraid, suman bukayo. Depende lang kung may nag-o-order tapos pinapagawa nilang ano, special, para nilalagyan ng, halimbawa yung moron, lalagyan ng cheese, lalagyan ng itlog, lalagyan ng, tapos yung gagamitin na chocolate is ano, yung chocolate talaga na di kalidad, yung Hershey's, hindi na kukukwa yung gagamitin. Pwede kasi gagamitin yung chocolate na mamahalin sa paggawa ng moron para mas malinamnam, masarap yung moron. Pero ito commercial lang. Tag 10 pesos lang bawat isa. Yung ano ng kapatid ko, kukwa lang, kukwa. Kukwa tsaka brown sugar. Tapos nilalagyan din niya ng butter. Pampa ano, pampa shiny or pampa dagdag lasa. Ito naman dito, kanya-kanya kasi nakatoka yung mga pamangkin ko. Ito naman, nilalagay na yung dito yung ano, yung bukhayo sa top ng suman. Itong suman naman, guys, is malagkit yan. Pwede din yan, walang ano, bukhayo sa ibabaw. Pwede na yan makain. So, suman tabang lang yan. Parang medyo maalat-alat lang siya. Yun yung gustong-gusto ng matatanda. Kakain daw sila ng suman. Alam mo yung nilagyan ng luya?